Matapos ang 6 na working visits sa United States, ang tanong ng maraming netizens, sino nga ba ang taong nasa likod na nagpapahiya kay Pangulong Bongbong Marcos sa New York City? Pero bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa akin channel, please do subscribe at pindutin lang ang notification bell para lagi kang updated sa aking video. Ayon nga sa spekulasyon ng mga netizens, ay si Loida Lewis ang diumano ang nasa likod na ginagawang rally upang ipahiya lamang si Pangulong Bongbong Marcos sa Amerika. Kilalang taga-suporta ni Lenny Robredo si Loida Lewis na isang mayamang negosyante na nakabase sa Amerika. Matatandaan na naging kontra din ito sa nagdaang Duterte administration at kung ano-ano ang paninira na lamang ang ginagawa nito para babagsakin si former President Rodrigo Duterte, subalit bigo ito sa kanilang masamang plano. Hindi naman maiwasan ng ilang mga netizens na batikusin ang ginawa ng mga aktivista na pawing mga bayaran umano ni Loida Lewis. Ayon kay Rodrigo Domingo, Loida Lewis is the leader of those educated people but got less capacity to execute their frustrations in mild manner. Lewis is the linebacker. Dapat tigil na yung pag-aahas. Ito yung kukunik ko lang. Katulad yun nangyayari sa New York na yan. Ano yan? Nandiyan dyan yung mga pumupunta mga delegates na they're not supposed to be there. Diba? May mga sumama dyan. Katulad yung taga- PCSO, yung Mel Robles, o di ba si Taning, o yan ay butas yan. Butas yan na isinasama ng kanilang among babaeng ahas. You know, siguro may clue na kayo. At ito'y sisira kay BBM. Sayang ang pinaghirapan ng pangalang Marcos, pamilyang Marcos. Marcos, the soul, the Marcos name. The Marcos family, yung Marcos talaga. You know what I mean? At yung mga milyon-milyong mga bumoto kay BBM na nakaranas ng panahon ng tatay niya na maalwa ng buhay at hindi ganun kagulo, diba, taliwas sa pinapakalat ng dilaw kasi naniniwala tayo na ipagpapatuloy ni BBM ang magandang nasimulan ng tatay niya o sa halip, yun na masigitan pa na yung tatay niya. Pero sa ginagawa ngayon ng mga ahas sa paligid ni BBM, mas lalong magdidiwang ang mga dilawan. Lalong magdidiwang itong mga rallyisang ito kasi may mga butas na nakikita kay BBM, mga palangga. So medyo tired lang ako ngayon, pero syempre naalala ko yung mga pinaglalaban natin. At, you know, ito ay mga recollection natin, you know, sa simula ng nakipaglaban natin sa ating pangalang Marcos, actually, at Duterte. So ito sana yung hudyat na huwag kayong pakampante. Kasi you know what? Yung babaeng ahas na amo ni Taning at ni Tuning, mga palangga. Hindi lang ito si Taning at Tuning. Marami pa silang mga bataan dyan. Ito kayo ang sisira kay Bongbong Marcos, kay BBM. Alam niyo kung gaano kasakit sa isang loyalista, sa isang mga sumuporta kay Bongbong Marcos sa pangalang Marcos, simula pa noon pa. Mga tumanda na iba sa kanila, marami akong mga kaibigan na noong 2018, kasama ko doon sa Friends Party namin na solid Marcos na binawian na ng buhay bago pa na i-declare na presidente si BBM. Yung mga pamilya nila, nakakausap ko. Ano sabi sa akin? Ito kahapon lang, kahit na nasa krus ako palangga. Ang sabi sa akin, Miss Maharlika, sabi niya grabe, di ba, yung kanyang nanay ay, you know, pumanaw ng before na na-declare si BBM na presidente. Pero sinasabi niya, pero what's going on with the Alipores and with the ahas sa gilid na Malacanang? Bakit ganito? Diba yung mami at daddy ko talagang naniniwala sa pamilyang Marcos? Pero bakit ganitong kaguluhan? Sabi ko, ganun din yung feeling ko. Kasi tayo na mga Marcos supporters, ayaw natin mabutasan si BBM. Kasi bawat butas na ibinibigay kay BBM, yung ginagawa ng mga ahas sa paligid niya, ay magre-reflect po yan kay BBM. Hindi niya ba nakikita ang dami-dami sa comment section? Even yung mga nasa taong gobyerno, hindi niyo alam ha, nagme-message sa akin. At alam nila kung ano nangyayari sa loob ng Malacanang.
actually, iba, hindi lang sila makapagsalita. I cannot name names right now. Tanong nyo kay Taning at saka kay Tuning kung sino ang nag-uudyok sa kanila. Kilala nila yan. You know why? Kasi pag bumukas yung bibig ko ngayon at sabihin ko sa inyo yung pangalan, sino masisira dito? E di yung pinakamamahal na si ko, pinakamamahal natin na sinuportahan na presidenteng Bongbong. Kaya sinasabi niyo saan, Maharlika, pangalanan mo na. Huwag niyo akong hinahamon-hamon kasi hindi po ako magpapangalan nun. Iba ang magpapangalan. Napakalupit ng labanan sa loob. Ito yung ikakasira ni Bongbong Marcos. Alam ng babaeng ahas kasi mayroon taga-monitor. May mga trolls pa ngayon sila sa Baguio. Alam ni Taning at saka ni Tuning. Sila ay inuutusan ng babaeng ahas para guluhin, para sirain. Sirain si Vic Rodriguez. Alam niyo si Vic Rodriguez, mga palangga, kung bakit hindi nagsasalita yan, alam niyo. Dahil ang respeto niya sa presidente at ang pagprotekta niya sa presidente ay katulad ng pagpuprotekta ko at pagpuprotekta ninyo. The moment na magbukas si Vic Rodriguez and the rest na sinisira ng babaeng ahas dahil sa pansariling kapakanan ng kanilang mga pamilya, sinong masisira dito? Ako ba? Si Marlica? Mga dilawan ba? Hindi. Si BBM. Pansin ninyo, buksan ninyo ang mga mata. Bakit itong mga delegates ko noon na isinama kung sino man ang authors na ahas dyan at alam niyo siguro, sinama yung manager ni Taning. Bakit isinama yung general manager na yan? Wala namang connect yan. Kasi gusto lang mag-excursion. Bakit wala si Manang Aimee? Well, although busy siya sa Pilipinas. Read between the lines, mga hita. Alarmahin ang mga jutak, alarmahin ang mga puso kung talagang mahal nyo ang mga Marcos at naniniwala kayo sa mga Marcos. Ako never ever na magbabago kahit na mga staff ni BBM ay isinarado ang communication sa OFW na hindi magbabago ang suporta ko sa pangalang Marcos. Sinabi ko yan kay Senator Aimee Marcos. Yes. Pero yung sisira sa pangalan ng Marcos ay napakalapit na mga ahas. Hindi lang babaeng ahas, lalaking ahas, nading na ahas. Tanong nyo kay Tuning, tsaka kay Taning, kasi yan, utusan din sila eh. Diba? Alam namin yan. Nasa Pilipinas pa lang ako, alam na alam. Pero the moment na magnangak-ngak ako dito at sabihin ko ang pangalan kung sino ang pinaka malupit na lumilingkis kay BBM na babaeng ahas, lahat naman mangyayari, matutuwa lang yung mga dilawan. Gusto niyo ba matuwa mga dilawan? Sa akin, walang mawawala. Bakit? Wala naman akong nag-gain sa support ko kay BBM. Monetary gain, wala. Hindi man ako bayaran ni BBM o bayaran ang pamilya niya. Never ever, never forget na hindi ako bayaran. Supporter ako ng Marcos kasi martial law baby ako, mga hitad. Although na-declare na ang martial law before ako pinanganak. So lumalaki ako during the martial law years. Ngayon itong mga nagra-rally, actually wala yan mga yan. Mga bakla, wala yan. Kasi mga yan, kahit magsisigaw-sigaw, mapatid ako nila mga litid. Hindi na yan mag-i-effect. Sumigaw na yan sila noon. Ipinanalo natin yung pangalang Marcos. Kasi umaasa tayo sa continuity from his father, continuity from the Duterte's legacy ni Pangulong Duterte. And of course, yung galing ni BBM coming from his own galing. Pag pinagsama mo ang galing ni President Marcos, ang magandang ginawa ni Pangulong Duterte, at ang galing ni BBM, parang kang jumakpat, bakla. Pero the problem is, sisirain siya ng mga ng babaeng ahas. Sa mall ba yun? Hindi yun, wala sa mall, nasa Malacanang. Sisirain siya ng pamilyang mga ito. Sisirain siya ng mga nakadikit, yung mga nasa likod na the reason why binubodjak nila si Attorney Vic Rodriguez for their vested interest. That's the reality of this. At sinong kawawa dito? Bayan at si BBM. Second chance lang ng mga Marcos na ito. Pag ito ayaw tumigil ng babae nga ahas at ang mga kampun niya, katulad kay Tuning at saka kay Taning, wala naman dignidad siya mga yan. For sale, mga hitad. Bakit kailangan banggitin natin si Taning? Dahil hinahayaan siya ng babaeng ahas na ibida ang mga supposedly private na mga eksena ni BBM. Oh, di ba? Ito ikakasama ni BBM. Do you think wala naman ako dapat kampihan sa away ng babaeng ahas at ng Attorney Vic Rodriguez? Hindi ko makaibigan si Attorney Vic.
Pero kasi alam ko mga eksenang eksena sa loob. Akala niya si Taning lang at saka si Tuning ang may ano, may bakar na ahas. Ako yung bakar ko, katotohanan. And I'm here for BBM. For the name Marcos, not for the other names. Excuse me. Kaya kung gusto niyo matapos ni BBM ang 6 years, dapat ngayon pa lang. Nakikita naman ni BBM to eh. I don't know kung ano gagawin ni BBM dito. Hindi ba nakikita ang mga tao umaalsa na sa loob, within sa loob umaalsa na sa ginagawa. Alam niyo po may mga ebidensya, may mga video yan. Hindi natatakot itong mga ahas na ito. Hindi po yan magagawin. Hindi ako ang maglalabas ng ebidensya. I will let them labas ng ebidensya. Pag nagkasakulan na ang mga ahas, kung si BBM lang ang pangalang Marcos, for sure magandang intention niya sa Pilipinas. Nakita naman, the problem is, mga palangga, ayoko na magalit. Bakit? Ang problema dito is yung mga nakadikit na mga ahas. Sila ang leading kiss kay BBM. And I will not stop talking about them. Why? Kailangan mawakasan ito ang kalokohan na sila o siya, sila at ang pamilya nila, pamilya niya at mga amiga niya ang sumisira kay BBM. Open your eyes, open your heart, open your brain cells na ang naguutos kay Taning, kay Tuning at iba pa para magkaleche-leche ang BBM. Mag-aaway-away sila. Clue, ang ahas po ay babae. Kalahating ulo ahas. Eh, parang ahas lahat yata yung katawan. It's just so sad. Pero sabi ko nga mga palaga, ako walang mawawala sa akin. Walang nagkukontrol sa akin kung sinong sasabihin, kung anong sasabihin ko dito. Kasi hindi naman ako binayaran ni BBM para magsalita o binayaran ni Aimee. Bukal sa loob ko ang pakikipaglaban. Kasi umaasa ko, na mahigitan pa ni BBM yung tatay niya at si Pangulong Duterte dahil sa pinagsamang galing ng mga yon. Pero hindi ba napapansin? Puro kontrobersya ang ginagawa nila kay BBM. Sa lahat po ng mga loyalista, when you say loyalista, ito yung mga lumaki na nakita ang ginawa ng Marcos. Ipagpatuloy niyo yung suporta ninyo sa pangalang Marcos, pero hindi sa mga ahas. Tandaan niyo, yung sumisira kay Attorney Vic Rodriguez ay, ang author po niyan ay babaeng ahas. Kaya po nila ginagawa yan dahil hindi sila makapenetrate nung naging executive secretary pa si Attorney Vic. Kasi gusto nilang ipalusot ang kanilang mga kamag-anak na ahas, manok na ahas. Alam niyo man palangga, hindi kailangan ng laliman pang discussion dito. Siguro naman, paulit-ulit kong sasabihin, makukuha nyo na yung clue. Babae po. Anyway, this is your Lola Maharlika. Para sa Pilipino. Hindi para sa apelyedo. Para sa katotohanan. So kapag naglilingkis na ng ahas sa gilid ng Malacanang, sa likod, sa labas, bayan ang magsasakripisyo. Kaya tutok po kayo dito. Marami akong alam. Pero it's hard to say the names right now. Kasi BBM ang maapektuhan. At ayaw natin na hindi mag-succeed ang BBM natin. So kailangan natin dahan-dahan at gisingin ang ahas baka sakaling magbagong buhay. Kaya abang-abang tayo. Hindi lang po si Tuning at Taning ang mayroong backer. Ako po walang backer. Pero nakakakuha tayo ng tamang impormasyon. Ikaw ahas ka. Anong masasabi ninyo mga kababayan? Totoo nga bang si Loida Lewis ang nasa likod ng mga aktivista?